Hi everyone, thank you for dropping by. So it's been a while since I've uploaded a video here on my YouTube channel, and it's good na I have time to share my thoughts today regarding an important matter. Let's say an important matter sa life ko ngayon. And so I just want to share with you the 10 things that you should know before having a child. So, nag-isip ako ng 10 mga bagay na sana nung una pa lang alam ko na, like before having my son, para at least to also share my thoughts sa inyo, sa mga hindi pa mommies dyan, or sa mga nagbabalak maging mommies. So, this is from my perspective lang naman. So, syempre, iba-iba naman ng mga nanay. Iba-iba din naman ng buhay natin, lifestyle. So, again, just a disclaimer, this is just in my perspective. So, no bashing. Char. Okay, start tayo. So, first thing that I have on my list is that you don't have to be good at kids. Kasi honestly, hesitant akong magkaroon ng anak before dahil I'm an only child and wala rin naman akong mga mas bata pang mga pinsan, or kung meron man, super magkakalayo kami ng tinitirhan. So I have no exposure when it comes to kids. Pero yun nga, the thing that I need to realize sana before is that hindi ko naman pala kailangan na magaling ako sa mga bata. All I have to do is to be a mom sa anak ko. Kasi kahit wala kang exposure sa mga bata before, pero since that's your son or that's your daughter, lalabas yun, natural. Marami nagsasabi niyan sa akin before na lalabas din yan natural sa'yo kasi ikaw yung mommy. Nung una hindi ako naniniwala kasi base sa pinag-aralan ko, I'm a psych major by the way, base sa pinag-aralan ko, iba pa rin talaga kapag may alam ka sa bata. Mas matuturuan mo na maayos, mas maalagaan mo na maayos if you know some basic things when it comes to kids. So, since ako wala akong ganung exposure, so medyo hesitant ako before na magkaroon ng anak. Pero nung naging mommy na ako, yun, lumabas na. The normal mommy, I mean, the natural mommy in me, lumabas na. So, yun lang. Also, second thing na sana nalaman ko before is that I should take care of my health. Diabetic ako, type 2. So, that's due to lifestyle. Inom, ganun, mga bisyo-bisyo. That was way back, long time ago. But since we got married, kami ng mister ko, napag-usapan namin na hindi kami pwedeng pares malasing. So, isa lang dapat sa amin para someone has to take care of the other. Also, lalo na nagkaanak kami, lalong hindi pwedeng magpakalasing kasi nga walang mag-aalaga sa anak namin kundi kami lang din. So, it's very important na nasa tamang ulirat ka para maalagaan mo na maayos yung anak mo. So, number 3 on my list is that your body will not be the same as before. Napapanood ko yung mga vlogs before ng mga mommies na sinasabi nila ang dami nagbago sa katawan nila. And, you know, sometimes you just have to see it for yourself. And yes, dati mataba na ako, very chubby, malaman. Ayun, mataba. Pero akala ko wala nang ikasisira ang aking katawan, meron pa pala. So, meron pa palang mas malala sa katawan ko before, and that is the body that I have right now. Pero I'm still blessed kasi pumayat ako siguro dahil sa medication ko sa diabetes, which is yung metformin, mapapayat daw yun. Pero parang di naman. Pero yun, medyo bumaba ang aking timbang. Siguro kakabuhat na lang din sa anak ko. Pero
yun nga, sana naisip ko na before getting pregnant na talagang magbabago ang katawan mo right after the pregnancy, pag mommy ka na. Depende pa yan kung anong klaseng delivery ang ginawa mo sa anak mo. Is it normal? Is it cesarean? So, sa kaso kasi namin, ng anak ko, eh, evicted lang siya sa aking tiyan. Meaning, cesarean. So, ayun. Kaya, meron akong hiwa. Meron akong tahi sa aking tiyan. And, dalawang klaseng tahi kasi yun. Either the bikini cut or the, you know, the typical cut. Pero, my OB did without asking my permission. And that's fine kasi technically parang emergency cesarean siya. So, basically, ang pinaka nilalabanan dito is yung health ng anak mo. So, to save my baby, kailangan kong ma-cesarean. Well, una pa lang, technically, parang yun na yung sentensya sa akin ng doctor. Pero, syempre, naisip ko, baka pwede namang i-normal. Malaki naman yung balakang ko. Kaya ko namang umire. Pero wala, ganun talaga. Na-cesarean ako. So, ayun, there's a mark sa aking puson. Pababang ganun. Pero, no regrets. I love it. I love to flaunt it, actually. Pero syempre, medyo, alam mo yung flaunt na tago. Ang hilig ko magsuot this past few months ng mga, yung mga kita yung tiyan. So, kita-kita yung mga stretch marks and all. Pero, just have to deal with it kasi it will be there forever. So, pupusaw lang yung kulay, pero it will be there forever. So there, another thing on my list is that, number 4 na pala tayo, no? Sabi dito, well, this is true. You might want to go back to your past, but you'll never trade your present. So sometimes, you want to steal some hours na makapag-date kayo ng asawa mo, just for a cup of coffee, or just some 2 bots, ganun. Sometimes you feel that way kasi parang just to escape the reality na siyempre, you have a son, medyo nakakapagod, so parang maiba lang yung environment. You really want to unwind sometimes and to chill, of course, with your favorite person. Eh, sino pa ba yun? So, syempre, asawa ko yun, diba? So, ayun, sometimes I feel that way, pero kung ako papipiliin, if I wanna go back sa past ko without any responsibility such as this or dito sa present, nako, syempre pipiliin ko yung present. I'm way happier now than before. So, mas my sense of fulfillment dito sa position ko ngayon. So, I would really want to stay. It's just that sometimes, sumasagi lang naman sa isip mo, pero well, sometimes lang naman. Pag super, super pagod ka na. So, ayun. Also, number 5, going to work is a piece of cake. Dati kasi, ang fear ko ay sino magbabantay sa anak ko, sino mag-aalaga, paano set up namin ng asawa ko, and all. Pero, awan ng Diyos, napakaswerte ko kasi nakapangasawa ko ng very understanding, very caring, loving, and medyo, ano talaga eh, pang-unawa niya, very wide. So, yung setup namin ngayon is that I'm working, and he's the one in charge sa anak namin, and okay naman daw sa kanya. So, very thankful ako doon. Kasi nga, nung una, akala ko, I need to be good at kids para maalagaan siya. So, yun yung number 1 ko, di ba, na dapat nalaman ko sana before. So, feeling ko before, mas marunong ako magtrabaho kaysa mag-alaga ng bata. So, I would rather work for my family rather than, you know, taking care of my son. Pero, well, hindi naman pala talaga required na magaling ka sa bata. So, pero, I mean, right now, since I'm the one working, I'm enjoying it at the same time. Also, pag work on site naman, pag umuwi ako, nakikita ko yung anak kong natutulog or nakikita ko yung anak kong masaya, okay na ako throughout the day. Okay na ako every day. And also, work from home naman ako thrice a week.
So, ang on-site ko is ano lang naman, twice a week lang. So, it's fine, very manageable. Nagagawa ko pa rin naman siguro yung duty ko as a wife and as a mother. So, yun. Well, when I say going to work is a piece of cake, motivation-wise, wala ka nang ibang dapat isipin, kundi yung anak mo, kundi yung asawa mo, kundi yung pamilya mo. So, talaga mapapabangon ka sa umaga kahit walang kape. Kasi, ang tindi ng motivation mo, dahi. So, walang rason para hindi ka magtrabaho. Walang rason para magsakit-sakitan ka dyan at magpadala ka sa, ang sakit ng puso ko, sakit ng ulo ko, sakit ng ngipin. Walang ganun. Kasi may anak ka. So, yun. Kaya, going to work is a piece of cake for me. So, number, ano ba tayo? Number six. Sabi dito, managing your finances will be hard but doable. So, yeah, that's true. Yun yung isa sa mga realizations ko ngayon sa, na sana alam ko before having a child. Kasi syempre, nandiyan yung gatas, nandiyan yung diapers, check-ups, mga bakuna, ano pa ba? Yung HMO niya, of course. So, ang dami kailangang isipin. Hindi na lang kayong dalawa ng mister mo ang tao dito. Nandiyan na rin yung anak niyo. And isa yun sa mga pinakamahalaga na dapat secured yung mga needs niya. Kasi that's your responsibility and that's your obligation as parents. So, ayun. Pero doable naman siya. With God's grace, may work naman tayo. So, nakaka-generate tayo ng income for the family. And that's what I'm also thankful for. So, number seven. Ito, medyo mabibigat na to. Your parents will support you in any way possible. Well, that's true. Before kasi, nung hindi pa ako nabubuntis, pag tinatanong ko yung parents ko, sabi ko, paano pag magiging lolo ka na, lola ka na? Lagi nilang sinasabi sa akin, bahala ka sa buhay mo. Buhay mo yan. Anak mo yan. Alagaan mo yan. Ganyan. Bahala ka. Dapat malaki sa ahod mo. Ganyan. So, well, tama naman. That's true. Kaya lang, nung nagkaroon na sila ng apo, parang nagbago. Parang, I mean, they really want to treat their son. They want to buy things for, I mean, for their apo. They really want to buy things para sa apo nila. Kahit hindi kami humingi ng tulong, they're really helping us. So, in case for my parents, ha, yun, sobrang blessed ko na meron akong parents na very supportive. Meron akong magulang na laging nandyan. Kahit hindi naman hinihingi ang tulong nila, eh lagi silang nandyan para sa amin, ang asawa ko. So, indeed, my parents, they're really helping me in a way possible.